lahat ng bakanteng lugar na na-clear na ng lokal na pamahalaan ay may mga nagbalikan dito at ang mangilan-ngilan ay pinauupahan pa. At ang sinasabi na may mga dating kawani o kawani ng lokal na pamahalaan na siyang nangunguna sa pagtatayo muli o paglalagay ng mga extension o illegal na istruktura doon sa na-clear ng gobyerno. And we will not allow that to happen. Ito mga kaibigan, ito nga isang maliit na kubol dito na pinigiba. Dati ng clear area ito, kung ibig sabihin na bakante na ito, na ngayon na meron na naman na nakatayo at ngayon nga wala naman nakatira dito sa ngayon na kaya ginigiba na nitong grupo ng Action Line. Pasig News Update. Mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa West Bank Road, Barangay Maybunga, Pasig City. Andito rin ang grupo ng Action Line Demolition Team. Noong nakaraan linggo, nagpunta dito ang team ng Tepris Action Line para alamin kung sino yung mga nagtatayo ng panibagong bahay dito na ipinagbabawal na dito sa lugar na ito. At yung mga iba naman naglalagay ng mga tambayan dito na talaga naman na hindi na pinapayagan ng Pasig City Government. At nandito nga ang grupo ng Action Line Demolition Team para pigilin o wag na nga payagan. Ginigiba nila yung mga bago pa lang itinatayo at yung mga tambayan na wala naman mga nakatira. At yung iba dito mga bahay pinauupahan din mga kaibigan. At kagaya nga dito sa ilalim nitong tulay na ito, may mga nakatira na rin dyan at yung mga iba naman na ginawang tambayan. At ngayon nga andito itong grupo na ito para awatin sila. Pakura natin ito. Kakausapin natin yung engineering division. Sa office ni Engineer Fred Jarin na itong ilalim ng tulay na to para maiwasan yung pagdami muli nitong mga informal sector dito na ginagawa daw itong bugad ng mga magkasamang loob o concession. Kinakailangan maipatigil natin to siguro. Kung kinakailangan lagyan ng pansamantalang bakon para hindi makapasok, ay gagawin natin. Makikipag-ugnayan ako mismo personal, dudulog ako sa opisina ng engineering safety para malagyan ito ng temporary fence at hindi na muna mapasukan na kahit na sino. Nagagawin lamang itong gawaan ng hindi magandang bisyo at saka yung tambayan ng mga kabataan. Sir, paano ngayon ang ginagawa natin dito? Meron tayong mga nadatnan dito na mga bahay sa ilalim ng tulay. Ito yung mga nag-extension o basta na lang nagtayo ng bahay dito. Gigibayin ba natin ngayon to? Actually, inaalis natin yan sapagkat ito yung sumbong ng ating barangay Maybunga at ng mga ilang residente. Ito po ay hindi naman bahay. Actually, talagang ang kautusan ng mayor ay hindi tayo magigiba o magde-demolition hanggat walang sapat na relokasyon. Pero itong lugar na ito ay ginagamit nila sa hindi magandang gawain at nagiging daan kung saan tumatamba yung ibang mga kabataan na magiging sanhi ng kanilang kapahamakan o maaari magkaroon sila ng sakit doon sa pakikihalubilo doon sa iba na hindi nila alam na carrier na kung ano mang sakit. So ito po, tinanggal natin, hindi naman ito temporary shelter, kundi ginagawa lang tambayan, inuman, at gamitan ang ipinagbabawal na gamot. At hindi tayo papayag ng gano'n. So yung mga tatanggalin natin dito sa West Bank na mga informal settler ay sigurado po na bago sila alisin ay magkakaroon sila ng sapat na relokasyon, yung maayos na relokasyon. Pero yung mga tatanggalin natin ngayon, katulad tinanggal natin dalawa kanina dito, ito yung mga extension ng structure lang at ito yung mga bagong istruktura doon sa cleared areas na ginagawa lang tambayan o parang sinasabi nila pahingahan, tindahan at saka yung lalagyan lang ng mga alaga nila ngayon. So yun lang muna i-clear natin. Maliwanag, walang demolition ng structure ng merong nakatira o may informal settler. Wala tayong gigibain na anumang bahay na merong mga pansamantalang tumutuloy. Maliban lang doon sa kanilang mga extension ng bahay, doon sa mga cleared areas at yung mga new structure na sinasabi natin mga light materials na ginagawa lang tambayan at pahingahan at yung mga pupuntahan o mga pinagbabawal na gamot na ginagamitan.
Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you po. Verified po ba yung information na may mga talaga dito? May mga tumatambay talaga na? Meron po. Kanina lang pagdating natin dito, talagang verify natin. Ano, ang dami pong nakatambay dito, mga walang face mask, mga kabataan, mga standby po na talaga namang dito po, nagiinuman. Kung mapapansin mo kanina, ang dami natin nakita dyan ang mga sachet, mga bote ng alak. No, ginagawa nilang tambayan. Ang nakakatakot lang na kahit na may mga bagyo o may mga sakuna, nandito sila. So hindi nila inaalintana na biglang lumaki yung tubig. No? So pagdating ng ganung pangyayari ay sinisisi sa ating gobyerno. Kaya yung verification po kanina nung dumating tayo, talagang verified natin na talaga pong ginagawang tambayan at nagsisimula na naman pong magtayuan dito po sa ilalim ng tulay. Thank you, sir. At ito nga mga kaibigan, ito yung nailalim mismo ng tulay dito sa Legazpi. Ito yung Legazpi Bridge na ito nga ilalim na ito. Ayan, makikita natin na may mga nagtayo talaga dito ng mga tambayan. At dito na rin na mga nagkakainan nga at nagiinuman na nasabi ni Sir Bong de Leon. Sa ilalim ng tulay. O, ibig sabihin, ikaw nga nagsabi na sa ilalim ng tulay. Bakit niyo po kami sabihan na yung nagtayo kami dito sa tabi ng tulay sa inayos nito? Wala kami sinabi, basta ano ba 'tong tatakot ka lang? Amo kayo magkaroon ng magdimandahan tayo, lalatad ako ha. Kahit magkadimanda ako dito, hindi ako papayag na matatanggal isa o dalawa lang. Kung sino may mga connection na sinasabi yun, pwedeng magtayo, hindi pwede. Ha? Ngayon, sa tagal ko dito lang. Sir, mga gusto nyo yan. Ito. Yan ang alam ko, CMT yan dati. Wala mo na pagkakalaman ng alam dito eh. May multo! Siguro binaha, no? Pero yung sabihin natin na yung libre na, bakante na, na ikaw mismo, alam mong bakante na, ililagyan mo pa. Tama? Hindi na tama. Meron dito may utak dito. Hihintay ko lang magsalita para for the record, napagalitan ko. Sa lahat ng mga nakatira dito sa atin sa West Bank Broadway, siguro panahon na para dumating tayo sa puntong hingin na natin yung tulong ng National Housing Authority na tignan muli yung mga tagging dito, ma-inspeksyon para makita natin talaga dito sumosobra na yung iba na talagang lahat ng bakanteng lugar na na-clear na ng lokal na pamahalaan ay may mga nagbalikan dito at ang mangilan-ngilan ay pinauupahan pa. At ang sinasabi na may mga dating kawani o kawani ng lokal na pamahalaan na siyang nangunguna sa pagtatayo muli o paglalagay ng mga extension o illegal na istruktura doon sa na-clear ng gobyerno. And we will not allow that to happen. At gagawa kami ng aksyon, makikipag-ugnayan kami sa National Housing Authority, makikipag-ugnayan kami sa nasyonal at sa ating sa task force pabahay para makita na kinakailangan madaliin itong pag-clear ng ating floodway sapagkat dinadagsan na naman ng mga informal settler. Lalo-lalo na yung mga dayo na hindi taga-Pasig na nakakakita lamang ng maliit na lugar na sinasamantala naman ng ibang mga nandito. So siguro makikipag-ugnayan ako sa Task Force Pabahay at sa National Housing Authority para sa mabilisan na talagang joint inspection dito sa West Bank Floodway. Maraming salamat po. Sir Bong, excuse. Ito pa. Identify ito. Paupahan daw ito. Border stone nakatiwa. Ha? Ito, itong dalawang ito. Tawagin mo para malibahan natin. Sa tayo, kaw-kaw.
Bakit natanyo ang ito? Hindi po, yung kalahati lang po yun. Oo, dahil nga lang yun. Nag-rebutes. O, eh bakit itinuloy nyo? Nanganak na. Nanganak na. Kaya nag-rebutes? Hindi. So, bakit ikaw ang pumalit dyan? Kasi umalis na sila. Hindi yung kapatid ko po yun. Umalis na nga sila. Opo, yung kalahati. Okay ha, malinaw po ha. Hindi siya yun, umalis na sila, so hindi po sila yung original na nandito. Ito po kasi ay kingir na namin dati, nagtira lang kami ng konti, may buntes para makaalis. Ginawa ng buntes na nakaalis, kinayunuhin ng bago, at siya na po yun. So hindi tama. Dahil dapat po ito, na-clear na namin noon pa, so bibigyan na lang namin ng mga notices to na para ma-clear ulit itong area na to. Sapagkat yung nakatira dito, absolutely po, na-clear na, ibig sabihin, nakakuha na po ano financial na tulong mula sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Pasig. Salamat po. Victoria okay. Naman, sila may bayuli sila. Pinipigot niya ilalim na tulay. Yung kay Aling Lundis, nagkasakit. Tapos ako yung pag-indikan. May taging ba yung ilalim ng tulay yung ginagawa niya? May taging sila. Wala ang taging yan. Illegal yan. Kaya nga pinunakukuhan ng mga lamang. Ang tindahan na ito. Ang tindahan na ito. Ang tindahan na ito. Ang tindahan na ito. Ito na lang gawin natin. Ito sa tindahan lang naman yan. Yes. Hindi natin dirayan. Yes. Sasabay lang natin yan. Ilang. Sir po, excuse me. Ang anak ko, sabi ni tindahan lang. Ikaw may hindi talaga ito. Hindi ito. Ito kita. Ito. Proptom. Hindi. Hindi na patira doon sa gilid. Alis si Rengo sa gilid ng tulay. Saan ang pintuan niya? Pindalit po lang doon sa gilid. Oo, silang dalawa lang isa po sa akin, oh. Nag-relocate na to? Oo, si Rengo, yung anak. Nag-relocate na ba yung anak mo? Oo, oh, dito ko lilipat, kaya biya. Oh, kasi nandun doon siya sa tulay yan. So, dapat wala na rin to. Oo, dito dapat wala. Oo. Sige. Ito talaga inigan. Ilalim ng gilid. Sir, ito sir, wala na rin to sir, ha? Sir, boom. Ito, wala na rin to. Wala nang diyan tao, ewan ko lang diyan na. Bakit tayo sino nagsama sa kanya magtayo? Okay lang, umupa. Tao! Pero may tao. Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Yun yung mga nasa yung susunod na. Nangungupahan ka dun, ate. Saan ka nangungupahan lugar? Ah, dito sa lugar na to, pinapaupahan. Ate, laruhin ko lang sa'yo. Itong tinutungtunga mo, kung sino man yung nagpapaupa sa'yo, ate, ha? Ito po'y clean area. Malinis na to, may nagtayo lang. Wala na po, yan. Pati po yung sa tapat mo, madam. Pwede po patawag ko yung may-ari? Opo, huwag kang kayo mag-alala. Hindi nyo kailangan patawag yung may-ari kasi po, bibigyan namin ng notice yung may-ari. Opo. Kung sino man yung may-ari na nagpapaupa, sabihin mo, ang galing-galing niya. Ha, sabi ko, nakikita ka pala dahil. Ha? Halagyan ng ano yan, ha? Ng notice na clean area. Ah, kayo ma'am yung umuupa dyan. Eh, magkano po yung upa nyo? 1.5 po. Wow, 1.5. Baka nilakihan mo naman yung asyenda mo. Di ba tinanggal na namin yung nandyan? Baka lumipat ka pa. Ito ano ginawa mo? Di lumaki naman ang sakop mo. Laman lang. Ito mga kaibigan, itong isang maliit na kubol dito na binigib, dati nang clear area to, kung ibig sabihin na bakante na ito, na ngayon na meron na naman na nakatayo at ngayon nga wala naman nakatira dito sa ngayon, kaya ginigiba na nitong grupo ng Action Line. Bye.
parang ang nangyayari dito. Kapansin natin mga kaibigan, ayan talagang ginagawa lang tambayan to at inuman, may mga bote ng alak dito. Kukunin yung kahoy para hindi na may tayo. Hindi. Kukunin mo yan. Kukunin niya sa opisina namin. Kukunin niya sa opisina namin yan. Ayan mga kaibigan, nagiba na itong bahay na to na tinatayo pa nga lang. Pero itong katabi niya, hindi ito gagalawin. At sinabi ni Selbong na huwag munang alisin dahil nga may nakatira. Kagaya nga ng sinabi ni Mayor Vico Soto, walang demolisyon hanggat walang relokasyon. Kaya ito, inaasikaso pa kung paano sila mga ililit. Wala na. Sumo, gusto mo kanila kumain. Ano kayo?
Guhat ng mawala ka. Alay na ihimutan mo. Oo. Hop! Tapos may na dito yun. Patayin na nga natin. Oh, bigyan nyo nga na. Pag dalawa lang, huwag mong ano, huwag mong buwat ha. Oo, Beryl, ito na. Beryl, ina, Beryl. Tama na. At ito nga, pupunta pa si Mr. Bong De Leon, ang hepe ng action line sa ibang area dito sa lugar na ito para makita niya pa yun na mga iba pa nga mga itinatayong bahay. Pansin-pansin talaga dito na napaka ano rito, napakadumi at napakaputik itong nilalakaran namin ngayon dito, maitim na burak o putik ang makikita natin dito na ito yun mga nanggagaling doon sa mga bahay na mga nakatira dito. Pasig News Update.